ng ating punong barangay. Yan ang kanyang pangako. Guys, relax, kalma, at tawagin ko na po ang ating grand champion. Number one! Number one po, si Kuya July. Kuya July, picture po. Ay, okay lang po, dyan lang po tayo. Hindi ako na yan. Yes, yan. Kuya July, next. Mariflor! Mariflor! Dito na po tayo, sir. Mariflor, next po. Manuel! Kuya Manuel! Wala mo nakaalis din ha. Next po! Next po! Jamaica! Next! Aileen! Akias! Ate Aileen Akias! Ayan po! Kap! Picture po tayo at tagawad. Picture po tayo. Ayan po, ibigay po ng aming buting agawad. Tagawad ninyo last po. Ito po. Ito po, pinakang unang kumanta. Yung pinakang 95. Lagi. Lagi po. Apo. Si. I love you, Kat! Iwa, may love po. Ayan po. 1, 2, 3. Thank you po. Ayan po yun. Ay lahat. Ay bata po. Ayan po. Kuya Jesus. Maki. Baka. Charlene. Sina pa yung nakakatanggap ng 500 pesos po? Ha? Ging! Ging! Next? Si Anita. Anita Linda. Acosta. Kasama ko si former Kapitan Armando at si Gagawad Nino Lasso. Gusto mo si Gagawad? Kapitan po tayo ha? Picture po tayo mula sa ating buti former Kapitan, Kapitan Armando Lasso. Pwede mong patalin, pwede mo rin pahabain. Ayan. Kala ko, kakampi ka pa rin. Kakampi ka pa. Para may pinag-check ko para hindi ano. Okay. Ayan ha, huwag lang po tayo sa kantahan kasi wala tayong talent dyan. Pero siguro konti. Pero yun nga, ato ko kanina galing ng Urico. So, meron tayong poodle fight. Kasi yun ang gusto ko, magkaharap-harap tayo. Katulad sinabi ng ating treasurer, dati nating kapitan dito na talagang gusto ko, sinabi ko sa kanya, gusto ko makaisa na, magsama-sama na tayo sa ating barangay. Sinabi ko naman una eh, kalimutan natin yung karaang eleksyon. Kung kanino man kayo, kung saan kayo, eto, andito na tayo, andito na ako. Welcome po lahat, sama-sama na tayo para sa ikagaganda at kayong ganda ating barangay. Yun lang po. Welcome po lahat. Wala po tayo pinag-usapan dito. Pag-usapan natin kung paano gaganda. At pala, dyan ang ating presidente, si dating kagawad Tom Bartolome. Na talagang minais ko rin magkausap kami. Na siyempre, isa rin yung pinapaniwalaan at sinusunod dito sa ano dahil siya ang presidente na ano. Kaya kinausap ko siya na sana pala
Tama na, kalimutan na natin yan. Sama-sama na tayo. Malayo na pa ang barangay election. Kung masusunod po yung na isinusulong na batas, 2009 pa po ang election. So, 2029. So, ano ko, huwag na muna, kalimutan natin yung barangay election. Ang ano po natin yung nalalapit na local election. Kaya po yung napabalik, dahil nakita ko po ang mga tao at ang mga staff ni Consul Antonio Vincent Belmonte. So, ang pinag-iusap ko lang po unang-una, siyempre, Belmonte. Sino pa ba yung Belmonte? Huwag na natin sabihin, Consul ano. Unang-una po, ang Belmonte, yan po yung mayor natin. Si Speaker Belmonte, siya po ang gumawa paano umulad, paano maging maulad ang Quezon City. So, pinag-uusap ko po sa inyo kung ano pa man yung may kumuusap na sa inyo kung sino man. Sana ako nakikusap sa inyo bilang po ng barangay nyo. Sana, suportahan po natin ang Belmonte. Si Mayor, kung may mga kalaban o wala, suportahan po natin yan. Si Atty. Vincent Belmonte, suportahan po natin. At lahat po nang naka-line up, kaya sana po kung sino man ang malalanap kay Mayor Belmonte, suportahan natin. Kausyal, 6-0 po tayo. Dahil lahat po yan ay inalo ni Mayor Belmonte na lahat ng mga katulong sa akin, hindi lang dito sa Barangay Kristong Hari, sa Bayang Pakesi. Ngayon, ano ko lang po, dahil nandito po si Kausyal Atty. Vincent Belmonte, na nagbabalik. Siyempre, magagawala, alip lang yan. Eh ngayon, nagtapos na ang kanyang after termino, siya po babalik. So sana po nakikiusap pa po. Tulungan po natin dahil maganda naman po ang hangarin ni Atty. Vincent Belmonte sa ating barangay. Dahil siyempre, dito po sa barangay natin pumaboto at taga rito sa ating barangay. Ang lahat ng taga rito sa ating barangay at maganda naman ang ginagawa. Suportahan po natin. Pag-iusap lang po. Siyempre, hindi ko naman po isang tabi, lahat ng naka-line up, sabi ko nga po 6-0. Yan ang pakisap sa amin, lahat ng kapitang kinausap kami ni Mayor, sana lahat ng naka-line up, 6-0. Sino-sino po ba yan? Unahin po natin. Siyempre, uhuli ko na po yung Pasko. Siyempre, dyan po si dating congresswoman na ngayon ating konsehala, Nanette Castelladasa. Andyan din po si Raquel Malangin. Andyan din po si Ivy Lagma na talagang nagbabalik. Andyan din po si siyempre, si Amy, si Mama Amy, boss ko po yan. Asawa po ng talagang boss ko, si Ma'am Amy Rillo. So yung anim na po yun, andyan din po si nasabi ko ba na? Ivy Lagma, nasabi ko magbabalik po yan. Sa ngayon po, ang sabi ko, sana po tulungan po rin natin si Ma'am Aimee. Siyempre po, nung nakaraan, nakita niyo medyo kinampos yung kanyang kampanya. So sana po tulungan din po natin. Dahil po, pagka nasiksiro po natin, mayroon po pangako sa atin si Mayor. Hindi lang dito sa Kristong Hari, sa buong Quezon City. Mayroon po pangako siya ito na lahat po ng ating i-request, ibibigay sa atin ni Mayor. Ito po, unang-una, ganito po. Noong nag-participate po kay Mayor, unang sinabi ko po yun po yung magkakaroon tayo ng mini library sa barangay natin, mini library. And then yung barangay yun doon sa kanto ng Irondigues ng Doña Juana. At ito po, sinakayunan din po niya yung sa unang pagkakataon, magkakaroon tayo ng basketball court, corporate basketball court dyan po sa atin. Dito po, sa ating barangay Kristong Hari. First time po yan, magkakaroon po tayo. At sinangayon lang po ko ni Mayor, sige, sabi niya, Kap, paano kaya pasusukatan natin kung talagang pwede, iyan ako para sa iyo. So, yun po, ang pangako na ating Mayor. So, sana po, yung sinasabi ko ay suportahan natin ang lineup ni Mayor. Ito po. Kaya hinuli ko. Meron po akong hinuli. Siyempre yung boss ko po. At alam niyo kung sino ang boss ko. Sa Kausyal.
ang number one po na counselor ng District 4, si Counselor Egayap, na napaka-bright, napaka-matuling, at talagang napaka-sipag din pong counselor. So sana po, ating po rito, kaya po sinasabi lang, suporta natin kasi ano bang sabi po kay Mayor, kay Congressman Dillo, Congressman Dillo. Okay. Hindi ko po masabi kasi parang wala lang pong kalaban. Pero eto, kung darating po na mayroon lalaban, saan po pa tayo? Nakita niyo pong taong neto, sobra. Hindi niyo po makakailan na talagang grabe na parang isang ordinaryo ano na nandito na bumababa at nagbibigay ng mga hikes. At ang goal niya at ang kanyang ano is, hindi po yung mga establishments niya ito na kung ano-ano pong ginagawang building na pinagkakitaan pa ng kung ano-ano. Pero, ang inuuna niya po, yung kung ano ang pangangailangan talaga, kung ano po ang pangangailangan ng tao na ilalaman sa ating mga dyan, sa katulad natin. Yan po si ating congressman natin, Congressman Marvin Bilio. Sana po, kung kayo may tiwala at talagang gagawin ko naman po ang ikabubuti na ating barangay, sana po nakikusap ako kung ano po sana yung ihilingin ko na tulungan natin at darating din mga araw na tutulong sa atin. Sana po maniwala kayo sa akin at tulungan natin yung mga tao talagang totoong tumutulong sa atin, hindi pera-pera. Sana pakinggan yung ano ko, yun lang po inyo. Pasensya na, hindi po ako masyado nga sa pagsasalita. Ang ano ko lang po, tulungan natin ang mga taong talagang taos-puso na tumutulong sa mga pangangailangan natin. Kung malalaman nyo naman po, malalaman nyo, panay po ang patawa, panay po ang ano. Bakit? Walang masyadong mga pinapatay, mga building na ano. Alam nyo mga building, andyan na lang po yan eh. Pero sa panahon po ngayon ng crisis, ng kahirapan natin, ano po ba kunahin natin? Siyempre po yung ilalaman natin sa tiyan natin. Di ba po? Yung pangangailangan, yan po ang ginagawa na ating mahal na Congressman Marvin Bilio. Ganyan po, siya po inano niya, IX, AKAP, atupad talaga binababa niya. Ngayon, yung iba po naman na hindi nakakaano, huwag kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala dahil lahat po ay sinabi na lang yung pangalan, una-una lang po yan. Pero, sinasigurado po sa inyo lahat, lahat po kayo makakatanggap ng para sa inyo. Yun lang po. Tuloy-tuloy po, masyadong humabang salita. Sana po sa inyong lahat dito, nagpapasalamat po ako dahil katulad sinabi ng ating dating kapitan, sobrang saya po na dito, lahat naman ang panalo pero dito sa Muratona, talaga nakatanggap ako ng malaking boto rito. Yun yung nagpapasalamat sa amin. Maraming salamat. Hindi ko po makakalimutan yan. Malaking utang na lang po sa taga Tomas Morato. Kaya andito po ako ngayon sa inyo. Kaya lahat ng mga dapat gawin dito, gagawin ko po. Walang pakalimutan. Ito na po.